gusto ko lang pag-usapan yung nangyari kahapon sa US Embassy. Kaunting background sa nangyari, so basically may mga protesters na pumunta sa US Embassy kahapon para mag-protest dahil sa parang foreign policy at na gustong i-implement at sa tingin ko, sinasabi ng protesters na no, kaya natin ng independent na foreign policy or something na ganun. So, ang nangyari during dun sa rally ng mga protesters ay medyo nagiging violente na yung ibang protesters at ang isang idea ng isa sa mga police na kinikip yung protesters at bay ay isa sa mga idea niya ay pumasok sa van nila, sa isang police van at banggain yung mga protesters. At yung malaking excuse na itong officer na to ay sabi daw niya na natatakot lang daw siya na baka masyadong maging violente na yung mga protesters. So, sinubukan niya tumakas sa police car at natatakot siya na baka atakin siya dun. So, nagpapanik lang daw siya kaya siya napa-reverse at napa-forward dun sa mga tao. Isang mapangit na excuse yun dahil kung ikaw binangga, hindi ka ba magagalit doon sa namangga sa'yo o doon sa kotse? Siyempre, inatake ng mga protesters yung van dahil binangga nga sila. So, dahil doon sa nangyari, halos 50 na protesters ang sugatan at nasaktan. At ito ko lang ipakita sa inyo na siya, that's right, siya ang bumanga sa kanila. Itong officer na to na hindi ko kilala kaya sinasabi ko lang dito. Dapat hindi na siya tinatawag ng officer. Dapat, ano ang tawag sa dapat sa mga ganun? Oh, gago. Yeah, gago siya. Yun ang dapat tawag sa kanya. Kasi sa alam ko na ang mga officers, dapat ang mga police, ay dapat, I don't know, pinoprotektahan ang mga tao. At base dito sa clip na ito, hindi yun pagprotekta ng mga tao. Ngayon, hindi ko sinasabi na masama na lahat ng mga police at dapat atakin na natin sila lahat. No, hindi yun. Ang sinasabi ko lang, may mga police pa rin na mababait. Di tulad ni Officer Gag. Sinisira niya ang imahe ng lahat ng mga natitira pang mababait na police. Ang mga police na gustong i-suppress yung protesters at gawin sanang peaceful ang pag-alis ng mga protesters. Yun ang dapat ginagawa ng mga polis kapag may nagpro-protest. Pero hindi, ito ay sinasagasaan sila. Yun ang malaking solusyon niya. Ang gusto ko lang sabihin ay dapat pinapatalsik yung mga polis na katulad ni Officer Gago. Yun lang. Bakit nga ba lumalaban ang protesters? Bakit? Alam niyo bakit? Kasi pinaglalaban nila ang tama. Ang tama na sa tingin nila. Kasi pinaglalaban nila by protesting at pag-rally dahil hindi sila yung gobyerno na kung may gusto sila ay nag-i-implement lang sila ng ibang laws at tapos. Yun na, tapos na yung problema nila. No, mga protesters, so, mga ordinaryong tao at ano ang nangyari at ano ang nakuha nila sa paglaban sa tingin nila ang tama. Ngayon para sa mga nagsasabi na, eh kasi naman, tama naman yung ginagawa ng gobyerno. No, ayokong pag-usapan kung ano yung pinaglalaban nila, yung policy o something. Gusto ko pag-usapan yung nangyari. Yung fact na may officer na nagsagasa sa mga innocenteng tao na pinaglalaban lang ang gusto nila. Yun ang gusto ko pagsapan. Okay? Dahil immoral lang yun. At sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin, sobrang divided na nga tayo na kailangan pa natin ng mga sitwasyon na para mas pag-away-awayin yung mga Pilipino, di ba? Dami lang ang nangyayari masama sa bansa, kailangan pa natin dagdagan. I have a pen, I have an apple. No. Hi.